tayo itong Samsung 40 inches. Ang problema niyan ay yan, iba-iba yung kulay. Yan. Buksan natin. Ang model nito ay Samsung 40 Samsung. Okay, ito yung kanyang mainboard. Smart na rin siya. Tapos, tipon, power supply. Tapos, speaker niya ay bukas na. Ayan. Sira na yung speaker. Tapos ang problema niya ay nagdi-demo. So, nagdi-demo siya. Gagawin natin ay try muna natin linisin yung LVDS. Minsan kasi pag nag-loose ito, magde-demo talaga yung screen natin. So, try natin linisin tong LVDS niya. Ang dumi na rin. Pero ito, okay pa. Pero yung dito niya, medyo marumi na talaga. Okay, so medyo nalinis na natin. Yan o. Lalagay tayo na pampakapal para kumapit ulit yung mga pin niya. Supply. Okay. Okay. Yeah, so try natin to. Testing natin. Kung nalinis na natin yung LVDS natin ay ganun pa rin siya. Yun o, nagde-demo pa rin yung screen natin. Pero may pundi na siyang ilaw o, isang hilera. Sa taas. Yan, pundi na yung ilaw sa taas. Parang meron pa dito o. So, pag ginawa, medyo malaki-laki din abutin. So, yan, nagde-demo pa yun siya. Yan. Okay, so nilinis na natin yung LVDS natin. At ganun pa rin. So, bunutin muna natin. So, nilinis na natin to. Yun, nilinis na natin to. Yun. Tapos, naglagay na tayo ng tapal para medyo sumikip. Ganun pa rin siya. So, ang gagawin natin dito ay try natin mag-tape. Pabawasan natin yung signal na pumapasok sa ating tikon. So, try natin pag nagbawas tayo ng signal na pumapasok sa ating tikon ay kung magno-normal yung display nito.
So kadalasan yan, ang binabawasan yan ay yung signal na nasa dulo. Yan, yung nasa dulo na signal, minsan yun yung tinatanggal dyan. So ito, ito ay nakakabit din, oh. Yun, nakakabit din yan. Tapos, ito na yung mga signal natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. 2, 4, 6, 8, 10. Ito, 10 pin. Tapos ito, mula dito, yun. So, try natin i-block yung signal dito sa gilid. Yun. Titingnan natin kung magkaka-display siya. Tapos ito naman yung kanyang supply sa BC top board. Yung 12 volts natin, ito yung supply niya. So hindi tayo magpa-blocking dito. Try natin dito sa kabila mag-blocking. So hindi signal na dito yung tatakpan natin. Yung signal dito, yung nanggagaling dito sa transistor na ito. Try natin i-block to. Kasi hindi na siya makuha doon sa linis. Naglinis na tayo pero ganun pa rin. So nilinis na natin to, ganun pa rin. Nagtapal na tayo, ganun pa rin. Nag-demo pa rin yung screen. So ito na lang ang isa nating option. Magbablock tayo dito. So try natin i-block. Labo. So, try natin i-block dito. Try natin yung 7 pin. 7 pin. Ilan to? 7 ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 na natakpan natin. So adjust tayo ng konti. Yan to, 7 pin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 pin. Yan, so try natin. Kasi hindi siya makuha dun sa linis. 7 pin. Pero may issue na rin yung backlight nito. Tumitirik na yung backlight nito. Namamatay na siya. Minsan walang ilaw. Okay. So, yung backlight nito ay hang na rin natin yung switching niya. Kasi pag nakakabit ito, kumukurap yung ilaw natin. Hindi ayaw tumuloy. Kaya hang natin yan para tumuloy yung ilaw niya. Kasi pag binunot natin to, nagkakailaw siya. Pero pag kinabit natin yung cord na to, hindi na siya umiilaw. Kukurap lang siya. Okay? So, try natin to. Yan, yung pin lock natin. 7 pin. So, try natin kung magkakadisplay ito. Saksak yun. Umiilaw na kagad yung ilaw niya. Oh. So, wala siyang demo. Walang demo. So, may ilaw yung dito, may ilaw yung kanyang tikon. May ilaw din dito, may ilaw din dito. Pero blanco. Ayun, mayroon pala, oh. Yun. Mayroon siya. So, nawala na yung kanyang demo. Yun, oh.
Yun, nawala yung demon niya. Tapos, nag-normal na yung screen natin. So, nakuha siya doon sa tape sa side na yon. Nakuha siya. Nag-normal yung screen natin. Yun, no? Okay. So, nakuha pa sa ganong tape. So, binlock lang natin yung signal na nagtitrigger para mag-demo yung screen niya. So, nung nablock natin yon ay nag-normal yung screen niya. Yun, no? Okay. So, try natin tanggalin yung ating binlock. Para lang talaga sure. So, may picture siya. So, tanggalin natin yung binlock natin. Bunutin ko lang. Okay, namatay na siya. Okay, so tuloy tayo. May dumating speaker. Speaker siya. So, parang Bluetooth type din siya. Yan, no? Yan. So, 110 yan. Naisaksak daw sa 220. Sa full. So, ito, tinanggal na natin yung tape natin dito. Yan, tinanggal na natin. Kapit natin ngayon. Titingnan natin kung magno-normal na siya kasi nag-normal siya nung nag-tape tayo. So, ngayon, tinanggal natin yung tape. Okay. Saksak ko lang. Ayun, milaw na kaagad siya. Ayun, no? Talagang nagde-demo siya pag wala yung tape na yon. Ayun, no? Okay, talagang nakukuha ka siya sa ibig sabihin kaya siyang ma-repair kahit idaan na lang sa tape method. Okay, binutin ulit natin. So pasok siya sa tape method pero hindi doon sa tikon out kundi sa LVDS input pa lang tayo mag-tape kasi dito nagmumula yung ating demo. So, maaaring galaw siguro nila yung system nito, may napindot kaya nag-demo, kaya nag-switching yung demo niya. So, pero nakukuha siya sa tape method. Okay, so, lagyan ulit natin ng tape. Try natin na lagyan ulit natin. So, ano lang tayo? 7 pin. Okay. So, lagyan ulit natin ng tape. Saksak. So, nag-normal siya pag nilagyan ng tape. Okay. So, hanggang dito na yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Sa susunod ulit natin ng video. Yun, no? Okay.